Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Sa 5.1 system naman po ay mas malakas ang sabura ng hindi 3 kung hindi naglalaro sa 2.5 hanggang 4 na beses na lakas kaysa sa left or right channel. Depende po sa design ng brand or manufacturer. Kanya-kanyang ano po yan design. Dahil po sa 5.1, meron na po tayong left, right, tapos sa left surround, right surround. So, yung apat pa lang na yun, masyado nang malakas. So, pwedeng palakasin pa, mas malakas pa ang subwoofer na kasama niya, or pwede nilang hinaan. Depende po sa design. So, hindi po tayo lalayo sa 2.5 to 4, ang pagbabasehan pa rin po natin ay 3. Time is 3 pa rin po para hindi tayo masyadong malito sa computation. Estimate lang naman po tayo. Ito po ang isang halimbawa sa sinasabi kong power ng subwoofer kumpara sa kada channel. Yung 3 watts tsaka 13 watts. 4.3 beses ang lakas ng isang channel kumpara sa subwoofer po. Isa po uling halimbawa, ito, ang nakalagay sa satellites ay 67 watts at ang subwoofer niya ay 165 watts. So, 165 watts divided by 67 watts ay 2.5 na beses ang lakas ng subwoofer kumpara sa isang channel. So, pasok tayo dun sa 2.5 hanggang 4 na beses ang lakas ng subwoofer kumpara sa kada channel. Tulad po ng sinabi ko, dahil computation o estimate lang po ito, ipipirmes po natin sa triple o times 3 ang power ng subwoofer kumpara sa left o right channel. Kung ang system po natin ay 5.1 at pagbabasehan pa rin po natin 750 watts, ganito po ang computation. May limang channel at yung 0.1 po ay yun po yung subwoofer. So, limang 1 at isang 3. Kaya ang total po na pang-divide ay 8 base sa algebra po natin. So, 750 watts divided by 8 ay 93.75 watts. Ito po ay estimate lang po. So, 93.75 watts. So, 750 watts divided by 8 ay 93.75 watts. Dito sa computation, pwede po nating sabihin na 90 watts ang bawat channel. Kaya 5 channels times 90 watts ay 450 watts at ang subwoofer ay 300 watts. Pwede rin po nating pagsabihin na 100 watts kung sakaling 100 watts, estimate lang po, sa limang channel, 500 watts minus doon sa 750 watts, 250 watts ang subwoofer niya. Ganyan po ang pag-estimate. So, itong estimate natin sa 5.1, pwedeng 90 watts, pwedeng 100 watts. Ang amplifier, yan po, 90 watts o 100 watts kada channel. Kung 5.1, kung may speaker tayong limang speaker at isang subwoofer po. Ang isa pang paraan para malaman ang specs ng stereo component nyo ay tingnan, hanapin lang ang brand at model number. I-search nyo sa internet ang specs niya. Kung walang brand o di kilalang brand, o galing ng China, yung kaninang computation natin, yun yung isa sa magandang paraan ng para malaman natin ang specs ng isang stereo. Ang isa pa pong paraan para malaman natin kung gaano kalakas ang amplifier natin ay tingnan natin mismo yung likod ng speaker na kung saan nakalagay ang specification ng speaker. Kadalasan nandun yung model number ng speaker. Pag nakita natin yung model number ng speaker, masa-search din natin sa internet kung anong model number ng amplifier. Kadalasan sa mga maliliit na speaker na may box, walang nakasulat. Yun yung talagang maliit. Pero yung iba na branded tulad ng Sony, pag tinignan nyo yung likod, makikita nyo na yung specs. Pero kung tulad ng nabanggit ng ating reader na 10,000 watts ang PMPO, malaki na yun. Posibleng nakatatak dun yung pinaka-specs ng speaker natin.
Ito po ang aming JBC stereo component. 4.0 system po siya. Ibig sabihin may left, right, left surround at right surround. Wala po siyang nakahiwalay na subwoofer. Pero yung dalawang front speaker niya, may tweeter. At yung dalawang standard or pwede natin sabihin full range na speaker, parang woofer, malaki siya. Parang subwoofer na rin ang katumbas niya. Dalawa siya. At ang PMPO niya ay 1,500 watts. Makikita nyo rin po sa ito pong nakikita nyo ay ang surround speaker. 30 watts. Tapos ang impedance po ay 16 ohms. Iba po. So, kanya-kanya pong design talaga. Hindi po siya yung standard na 8 ohms or 4 ohms. 16 ohms itong nakikita nyo. Pagkatapos po natin malaman kung ano ang specs ng speaker, kailangan naman natin malaman kung ilang watts ang pwede sa speaker natin dahil nasira na ang ampli. Ngunit kung makita nyo yung specs sa internet matapos nyo malaman yung model number, ay mas maganda. Mas madali nyo nang malaman kung anong ampli ang kailangan nyo para sa existing na or yung naiwan yung speaker. Ang pagbilang kung ilang watts ang amplifier na kailangan sa speaker ay yung watts ng speaker, didivide nyo ng 1.2, yun po yung para sa akin ay magandang computation para malaman ang lakas ng amplifier. So, dinagdagan ko po ng 20% ang watts ng speaker para hindi rin po masyadong mahirapan ng speaker. Ang amplifier naman po ay pag sinabing 100 watts, pwede pong tumaas yan ng mga 20%, 10 hanggang 20% ang power niyan. So, posible pong umabot ng 120 watts yan. Kaya yung speaker po, kailangan mas mataas para sa akin. Sa akin lang naman po ito, mas mataas ng 20%. Kung ang speaker nyo ay 60 watts, 8 ohms, ang amplifier nyo ay mga 50 watts lang. Magandang kombinasyon na yun. Kung sakaling tumaas ng konti yung amplifier na power niya, kaya ng speaker. Mabuti rin na malaman nyo kung ilang ohms o ang impedance ng speaker. So, maaaring malaman yan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pwede natin sukatin ng multitester kung may kakilala kayo, kung alam nyo kung paano magsukat. Pwede rin po, pwede rin mahanap sa internet ang specs. O ikatlo, yung makita nyo mismo ang actual na speaker. Kadalasan po, may nakaprint dyan kung ilang ohms at ilang watts. Hindi man nila mailagay yung tatak, pero mataas ang posibilidad na merong nakasulat dyan kung ilang ohms at ilang watts po. Dahil kung ano ang ohms o impedance ng speaker, kailangan mas mababa ang impedance na kaya ng amplifier para mag-match sa speaker po. Kaya importanteng malaman natin din ang ohms ng speaker bukod sa watts. Halimbawa, 6 ohms, 60 watts ang nasusukat nyo. Nakasulat dun 6 ohms at 60 watts. Kailangan po ang amplifier nyo, ang kaya niyang power ay 60 watts, pero 4 to 6 ohms, yun po, pwedeng tumugma doon sa 6 ohms natin. Pero kung gagamitin nyo ang nakalagay na specs ay 8 ohms, 60 watts, maaaring mahirapan ang speaker at amplifier dahil hindi sila magkatugma. Sa 6 ohms tsaka 8 ohms, magkakaproblema na tayo sa amplifier. Mahirapan ang amplifier, speaker naman po ay maaaring madaling masunog. So, importante po na medyo magmamatch siya. Mas maganda naman kung mas mababa ang amplifier nyo kumpara sa speaker. Pwedeng kalahati, pero huwag masyadong malayo. Basta mas mababa lang sa watts ng speaker, pwede na yung amplifier. Sana po may naintindihan kayo at may napulot kayong konting kaalaman sa aking video. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po.
Maraming salamat po.